Kamusta mga kauso? Anong balita sa atin? May palasa ba tayo dyan? Sana meron pa. Happy New Year sa inyo mga kauso. Pasensya na kung medyo maingay. 31 ngayon, December 31. So alam na natin, party. Distansya. Tsaka mag-face mask tayo mga kauso kahit nasa party tayo sa, para iwas COVID na rin. So gusto ko rin pala i-shoutout yung nag-request ng juice nating i-review ngayon. Si Sir Marvin Mikulob, Sir. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa Usok TV. So, ang bagong juice na i-review natin ngayon ay si... Kisses Muse Strawberry Cheesecake. Bale, Kisses na lang pala siya ngayon. I-premium juice din to. Matagal ko na siyang nakikita, kaso bihira mo lang siya maharap sa ibang shop. Ang dati niyang pangalan, trivia dito, is Kisses Muses. Yun. Ngayon, Kisses e-liquid na lang siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit nila pinalitan. So, paano natin i-rate si Kisses e-liquid? Unang-una, sa panlasa, expectation versus reality. Nagbibigay ba siya ng vapor stung? Gunky ba siya? Siyempre, hindi mawawala yung presyo niya. So, pisana natin mga kausok. Ito si Kisses. Yan. Para sa akin, sobrang angas. May graffiti style sila na cheesecake and ano. Nakalagay dito, love at first puff. So, tingnan natin kung mapapatunayan nila yan. So, nandito sa gilid yung Facebook page nila na Kisses Muse e-liquid. Yan, kagaya sinabi ko, Kisses Muses nga sila dati. So, yan. Proudly Pinoy made siya. May warning na may nicotine level to. So, low, medium, high mga kausok nakalagay. So, may naka-indicate din pala siya na low. So, approve tayo dito. Walang nakalagay na Fijian BG mga kausok. Tapos, shake well. Nakalagay dito, not for sale for minors. Kaso, 18 plus yung nakalagay sa kanila mga kausok. Sana 21 up na kasi bago tayo dito sa Pilipinas. Nandito rin yung ingredients nila. And nakalagay dito sa features na bawal sa bata and bawal sa hayop. Yon mga kausok. So push to open cup siya. All black. So yung pagka-black niya, hindi ka naman mahihirapan para makita yung juice level mo mga kausok. Push to open, safety features para sa mga bata. So umpisa na natin mga kausok kung sa pag-review natin. Sa amoy niya mga kausok. Mabango siya mga kausok sa amoy. Amoy siyang, alam mo yung Ribisco crackers. Yung Ribisco crackers. Mga kausok. Na strawberry. Ganun yung amoy niya, mabango. Yun. So, i-drop test na natin siya mga kausok. Sa drop test mga kausok, masarap siya. Nalalasahan ko yung creaminess ng cheesecake. Nandun din yung lasa ng strawberry, tas andun yun din yung nicotine, ano niya, pa, sa draft test or sa literal natin paglasa eh, sobrang sarap niya mga kausok. Actually parang magiging favorite ko to kung ganun yung ilalabas na yung sa, kung binafer natin, ganun yung lasa niya. Bango niya at sarap niya mga kausok. So, ibibafer na natin siya mga kausok. Ganun pa rin yung build ko, di pa kasi ubus yung flatware natin, so umpisahan na natin. Test fire. So. Ayun mga kausok, first day na ang paggamit natin ngayon. Mukhang totoo yung nakalagay dito sa ano niya, love at the first puff. Ang sarap niya mga kausok, hindi siya kagaya ng ibang cheesecake na ano na mas, I mean, sabog yung lasa or hindi mo malasahan yung cheesecake. Ito nalalasahan ko yung strawberry, nalalasahan ko rin yung cheesecake. Tamang-tama yung tamis, tamang-tama yung... Lahat tamang-tama mga kausok, ha? Ang sarap! First day pa lang natin, pero solve na solve ako sa lasa niya ng unang hipak ko. Sa amoy niya sa environment mga kausok, sobrang bango niya. Ito yung amoy niya is nakakagutom na strawberry. Alam mo yon yung... Mapapatingin ka sa humihipa kung ano yung ginagamit niya or anong binibave niya. Approve ba? First day natin mga kausok. Approve na approve para sa akin. Ang sarap nung blending ng strawberry, lasa nung cheesecake, tapos yung lasa din nung tamis niya. Saktong-sakto yung ano,
Ang sarap mga kausok. Hindi ko matigilan, sobrang sarap. Ganito yung mga hinahanap nating ano, pag tumikim ka ng cheesecake mga kausok. Kalasa niya yung masarap na cheesecake sa Starbucks. May strawberry cheesecake sila doon, ano ko sa SB. Ganun na ganun yung lasa niya. Eh ito, niliquidize niya na ginawa niyang vapor. Ang sarap. Sa nicotine, andun yung hagod. Hindi ka niya bibiguin sa hagod. Bibiguin. Ayan, meron siyang kick sa lalamunan. May kate. Kahit 3mg siya, may kate siya mga kausok. Ang sarap. So, kita-kita tayo next 7 days na excited ako dito para sa long run natin. Tingnan natin kung ganun pa rin yung magiging ano. Pero kung ngayon ko siya i-rate mga kausok, magpa 5 star ako kagad. Sobrang sarap. So, kita-kita tayo next 7 days mga kausok. Happy New Year! 1 week later. Sa mga kausok, 7 days na simula ng tinikman natin si Kisses, Muse, or Muse Kisses. Pero ngayon, Kisses na lang yung pangalan niya. So, binago nila. Matagal na juice line na to. Hindi siya kilala, pero sobrang sulit na ito. Ibibigay ko na yung final verdict ko sa kanya. Ayun, nag-uumpisa pa lang ako. Sinabi na sobrang sulit. 5-star siya mga kausok. Kung ako ang tatanungin, bakit siya 5-star? Yung cons muna yung unahin ko. Dalawa lang yung cons na ano ko. Pero walang kinalaman yun sa flavor. Naging cons lang siya dahil nagre-review tayo. Unang-una, wala tong ratio ng PJ and BG. Hindi ko alam kung ilan yung ratio niya. Then, ito yung napansin ko. Naka 18 plus pa siya mga kausok. So, sana 21 plus na yan. Baguhin nila kasi 21 years old na yung vaping or yung regular vaping dito sa Pilipinas para hindi ka na minor tawagin. Tapos, sa lasa mga kausok, sobrang sarap niya. Ako lang nagsasabi sa inyo, worth it to. Ito yung bagong paborito kong strawberry cheesecake. Sabi ko nga ito na yung number one. Nagsisisi ako kung bakit ko, isa lang yung binili ko. Kasi 6 days pa lang ata or 5 days na ubus ko na siya. As in simot. Wala na akong juice. Simot na siya. So 7 days ko lang talaga inano kasi talagang tinapos natin yung araw. Tapos ang napansin ko, ito yung strawberry cheesecake na talaga solid. Solid kasi, di ba, yung lasa niya nandun yung strawberry, nandun yung cake nung cheesecake. Tapos yung tamis niya, nasa gitna lang, talagang sakto-sakto, hindi ka masasabing sobrang tamis, hindi mo masasabing wala yung lasa ng strawberry, wala yung lasa ng cheesecake. Ito, nandun talaga, well blend, well mixture siya, talagang nakuha niya yung timpla nung panlasa ko. Sabi ko nga sa inyo, paborito ko yung mga strawberry, blueberries, yung mga ganun. Ito, strawberry cheesecake, paborito ko rin. So, ang napansin ko rin sa kanya, around 2 days to 3 days, sa atmosphere, yung samoy, kumakapit siya mga kausok, kumakapit siya, sobrang, kasi sa kwarto, ang bango niya mga kausok, kaso nag-aamoy siyang blueberry, hindi siya amoy strawberry, blueberry yung amoy, talagang nangingibabaw siya sa kwarto or sa loob kung saan may nagbe-bape, talagang tinatanong ko ano yung juice mo, ano yung ano, kasi nasubukan ko siya sa isang shop, tinatanong ko ano yung juice ko, kasi nga sobrang bango niya, sobrang sulit, hindi niya ako binigyan ng vapor stung, yun din yung napansin ko. Sa bulak, hindi siya gunky. Every 3 days lang ako magpalit sa kanya. Bali, itong run natin, 2 beses lang ako nagpalit sa kanya. Kasi, talaga sinusulit ko eh. Talaga sisimutin mo to hanggang last drop. Medyo mukha lang siyang gunky, pero pag sinimot mo yung juice, kasi limbawa, pataka lang ng pataka kasi sobrang sarap, hindi mo sinisimot yung bulak mo. Pag sinimot mo yung bulak mo, as in, ano eh, hindi pa siya ganun kagunky pagka talagang sinusulit mo yung juice. Pero pagka, inaano mo siya, pataka ng pataka. Halimbawa, 3 hipak or 2 hipak pumataka na kagad. Magmumukha siyang gunky pero hindi talaga siya gunky pagka sinulit mo yung juice. Yun yung napansin ko sa kanya, sobrang sulit. Hindi niya ako binigyan ng, or hindi ako natin masaya expectation versus reality. Kung ano na tikman ko nung first day to last day, yung pa rin talagang yung sarap nandun pa rin. Tapos yung amoy lang siguro yung nawala sa expectation versus reality natin. Noong una kasi amoy strawberry, tapos nung biglang nag third day or second day yon napansin ko, nag-amoy blueberry na siya. Yun lang yung napansin ko. Tapos yung sa presyo niya mga kausok, sobrang sulit. 250 pesos for 50 ml ata or 60. Hindi rin kasi nakalagay. Yun. Pero mukha siya 60 ml bottle kung tatabi niya ito. Yan. Ano nga pala to? Ito yung nireview natin na ube. Na pastry vapor. So, ito siya, ginagamit ko siya ngayon kasi hindi ko to naubos kasi nga, naubos natin to.
Yun. Ang nanghihinayang lang ako sa juice na to is hindi ako bumili ng dalawa. Isa lang yung binili ko kasi nga sobrang sarap niya. Siguro kung hanggang ngayon bumili ako ng dalawa, siguro hanggang ngayon ito pa rin yung gamit ko. Yun lang yung mga napansin ko, mga kausok. Maliban doon, wala na. So, highly recommended siya mga kausok, lalo na kung kagaya ko kayo, mahilig sa pastry na strawberry, blueberry, tas mahilig rin kayo sa cheesecake. Solid to or swak na swak sa budget, hindi kayo bibiguin mga kausok. So, yun lang. Maraming salamat mga kausok. Sana magtuloy-tuloy tayo. Comment down below yung mga juice na trip nyong i-review natin. Next na i-review natin. So, yun. Salamat mga kausok.